Ito ay letrang U. Ang tunog ay uu. Umaga at ulan, upuan at unan, uling at ang upo, ubas at ang ulo. Lahat ng mga ito ng tunog ay uu. Magandang araw! Isang araw na naman na puno ng kaalaman ang ating pagsasamahan. Kasama ang Sineskwelahan. Muli, akong inyong guro, si Teacher Edgine. Nagustuhan niyo ba ang ating inawit? Magaling! Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang letrang U. Alam niyo ba ang tunog ng letrang U? Si Teacher Edgine muna magtuturo kung ano ang tunog ng letrang U. U, U, U. Ikaw naman. Magaling! Ay, lahat naman. U, U, U. Mahusay! Base sa ating inawit, ano-ano kayong mga bagay ang nagsisimula sa tunog na U? Tama! Unan! Saan tunog kaya nagsisimula ang unan? Magaling! Ang unan simula sa tunog na U, U, U. Kayo naman! Magaling! Ano pa kaya? Tama! Upo! Saan tunog kaya nagsisimula ang upo? Tama! Ang upo ay nagsisimula sa tunog na U, U, U. Kayo naman! Magaling! Ano pa kaya? Tama! Uli! Simula ang uli. Magaling! Ang uli ay nagsisimula sa tunog na U, U, U. Kayo naman! Tama! Ano pa kaya? Magaling! Upuan! Saan tunog kaya nagsisimula ang upuan? Tama! Ang upuan ay nagsisimula sa tunog na U, U, U. Kayo naman! Mahusay! Dahil kayo magagaling, babasahan ko kayo ng isang kwento. Pero bago ang lahat, umawit muna tayo! Oras na ng ating kwentuhan, pagyamanin ating kaalaman. Pagbabasa ay may kasiyahan sa tulong ng Sineskwelahan. Isara muna ang ating bibig at siguro kayo'y makinig. Pagbabasa ay gawing hinig at sa kwento ay makinig. Bakit
Bago tayo magsimula sa ating kwento, pag-aralan muna natin ang mga sumusunod na salita. Unang salita, unggoy. Ito ay isang hayop na kumakain ng saging. Sumunod na salita, umaga. Ito ay isang panahon kung kailan sumisikat ang araw. At huling salita, unisan. Ito ay lugar sa Pilipinas na matatagpuan sa probinsya ng Quezon. Nakapunta na ba kayo sa zoo? Ang zoo ay isang lugar kung saan makikita ang iba't ibang uri ng hayop. Ang kwento natin ngayon ay pinamagatang Unggoy ng Unisan Zoo. Isinulat ni John Roy T. Alex. Si Uma ay nagtatrabaho sa Unisan Zoo. Sino nga ulit ang nagtatrabaho sa Unisan Zoo? Tama! Si Uma. Maraming hayop ang makikita sa Unisan Zoo. Mayroong usa, kabayo, uwak, uod, at iba pa. Marami palang makikita sa Unisan Zoo. Ano-ano nga ulit yung mga hayop na makikita doon? Tama! May uwak, usa, kabayo, uod, at marami pang iba. Ngunit, namumukod-tangi ang kanilang alagang unggoy dahil sa angking talino nito. Sa tingin nyo, bakit kaya namumukod-tangi yung unggoy sa Unisan Zoo? Tara, alamin natin. Kaya kasi nitong sumayaw, tumalo ng mataas at tumakbo ng mabilis. Kaya pala namumukod-tangi yung unggoy sa Unisan Zoo. Marami siyang kayang gawin. Isang umaga, ayaw kumain ng kanilang alagang unggoy. So tingin niyo bakit kaya? Alamin natin. Sinubukan nila itong pakainin ng ubas, ngunit ayaw pa rin itong kumain. Malungkot pa rin yung unggoy. Sinubukan din nila na pakainin ito ng upo, ngunit ayaw pa rin itong kumain. Malungkot pa rin yung unggoy. Binigyan naman nila ito ng saging. Kinuha ito ng unggoy at kinain. So, ang gusto niyang kainin ay tama, saging. Simula noon ay bumalik na ang saya sa loob ng Unisan Zoo. Diyan nagtatapos ang ating kwento, Unggoy sa Unisan Zoo. Nakinig ba kayo sa ating kwento? Sagutin natin ang mga katanungan. Sino ang mga tauhan sa kwento? Tama! Ang mga tauhan sa kwento ay sina Uma at ang Unggoy. Sa anong tunog kaya nagsisimula ang Uma at Unggoy? Magaling! Ang Uma at Unggoy ay nagsisimula sa tunog na U, U, U. Kayo naman! Magaling! Saan nagtatrabaho si Uma? Tama!
Si Uma ay nagtatrabaho sa Unisan Zoo. Sa anong tunog kaya nagsisimula ang Unisan? Mahusay! Ang Unisan ay nagsisimula sa tunog na U, U, U. Kayo naman! Magaling! Ano-ano ang mga hayop na makikita sa Unisan Zoo? Tama! Ang makikita sa loob ng Unisan Zoo ay ang mga hayop katulad ng uwak, uod, at usa. Sa anong tunog ay nagsisimula ang uwak, uod, at usa? Magaling! Dahil alam niyo na ang tunog ng letrang U, ituturo ko naman sa inyo ang tamang pagsulat ng malaki at maliit na letrang U. Kung kayo ay kindergarten at grade 1, sabayan niyo ako. Pero bago natin ito isulat sa papel, isulat muna natin ito sa hangin. Isa, dalawa. Sabay-sabay tayo. Isa, dalawa. Isa, dalawa. Ngayon naman, isulat na natin ito sa papel. Magsisimula ang pagsulat ng malaking letrang U. Sa unang asul, gagawa tayo ng pakurbang linya hanggang sa susunod na asul. Gawin ulit natin. Isa, dalawa. Isa, dalawa. Nakukuha niyo ba? Magaling! Ngayon naman, ituturo ko sa inyo ang tamang pagsulat na maliit na letrang U. Gawin muna natin ito sa hangin. Isa, dalawa. Isa, dalawa. Isa, dalawa. Ngayon naman, gawin na natin ito sa papel. Magsisimula ang pagsulat ng maliit na letrang U sa pulang linya. Isa, dalawa. Gawin ulit natin. Ang maliit na letrang U ay may buntot. Isa, dalawa. Isa, dalawa. Nakukuha niyo ba? Magaling! Ngayon naman, ituturo ko sa inyo ang tamang pagsulat ng malaki at maliit na letrang U ng dikit-dikit. Kung kayo ay grade 2 at grade 3, sabayan niyo ako. Pero bago natin ito isulat sa papel, isulat muna natin ang malaking letrang U ng dikit-dikit sa hangin. Sabay-sabay tayo. Isa, dalawa. Isa, dalawa. Isa, dalawa. Ngayon naman, isulat na natin ito sa papel. Magsisimula sa asul na linya. Isa, dalawa. Isang pakurbang linya. Isa, dalawa. Isa, dalawa. Nakukuha niyo ba? Ngayon naman, isulat na natin ang maliit na letrang U ng dikit-dikit. Sabay-sabay tayo. Magsisimula ito sa pulang linya. Isa, dalawa. Isa, dalawa. Isa, dalawa. Nakukuha niyo ba? Magaling! Huwag kalimutang magsanay kasama sina nanay o tatay habang hindi pa tayo nakakalabas ng bahay. Halina't maglaro! Ang laro na ating gagawin ay hep-hep, hooray! Sasabihin nyo ang hep-hep kapag ang larawang aking babanggitin ay hindi nagsisimula sa tunog na U.
At hooray naman kapag nagsisimula sa tunog na U. Handa na ba kayo? Magaling! Unang larawan. Unan. Unan. Hep hep o hooray? Tama! Hooray! Sumunod na larawan. Araw. Araw. Hep hep o hooray? Magaling! Hep hep. Sumunod na larawan. Upo. Upo. Hep hep o hooray? Magaling! Hooray! Sumunod na larawan. Usa. Usa. Hep hep o hooray? Magaling! Hooray! Huling larawan. Ilaw. Ilaw. Hep hep o hooray? Mahusay! Hep hep! Sagutan natin ang worksheets na hinahanda namin para sa inyo. Maaari po ninyong i-download ang worksheets sa pamamagitan ng pag-click ng link na makikita ninyo sa aming description box. Narito na ang mga nagpadala ng kanilang mga likha noong episode 4. Si Ines Likha. Narito na ang mga batang nagpadala ng kanilang mga likha sa aming Facebook page. Nathaniel Justin Reyes, Nicholas Amiel N. San Miguel, at Denris Nadine Estervention ng Kinder Rosal. Rob Aiden Villanueva, Empress Juliana Noceda, at Sofia Kumpi ng Kinder Sampaguita. Huge F. R. Kyra, Liam C. Domingo ng Grade 1 Duhat. Lavina Mil A. Herrera at Yumilin P. Pineda ng Grade 1 Atis. Dwight Aransanzo at Chloe Mary Trinidad ng Grade 2 Mangga. Adriel Matthew Alvareda at Gail Elise Casajeros ng Grade 2 Santol. Naphtali Kiel at Canolino at Karen Patrice Fonteras ng Grade 3 Guayabano. Alex Nicole Denorio at Kristen Gabriel C. Manalo ng Grade 3 Bayabas. Sherelle Juiz Gamboa at Altea Briel Arcaira ng Grade 3 Inya. Mahusay mga bata, hintayin namin ang inyong mga likha ngayong Episode 5. Maaari po ninyong ipadala ang inyong mga likha ngayong Episode 5 sa aming Facebook page. Muli, ako si Teacher Edgine, ang inyong guro sa Sinas Kailahan. Hanggang sa susunod na episode, paalam!